Hello guys, good day. May bago na naman tayong game. Kalaban natin si FM Sander Severino from Bacolod City. So, bali-white po ako dito. E4, E6, Knight F3, D5, E5, C5, B4. So, bali, wing gambit po ang variation na ito, French defense. Kasi, pag malakas ang kalaban natin, dapat sharp yung ano natin, pipiliin natin na opening. So, kaya ito ang pinili ko. Continue tayo. C2 B4. A3, B2 A3, then Knight takes A3, Knight C6, normal development, D4, then Knight G2 E7, then C3, then Knight G6, then Bishop D3. So, bali, nakatutok na yung pyesa ko sa king side, no? At saka, pwede na tayong hindi magkasling dito. Then, bishop e7. Then, h4. Then, f5. H5. Then, knight f8. Then queen e2. So ang idea ko sa queen e2 is gusto kong if just in case na mag-create ng open line dito sa e-file, so ready na yung queen ko, no? Continue tayo. Bishop d7, knight b5. So, ito na, no? Ang idea ko is mag knight d6 na tayo, no? Para ma-open yung e-file. Kung mag a6 siya. So, ang tinira niya is queen b8. Protektahan yung d6. Then, bishop e3. Kukunin natin yung dark squared bishop kasi yun ang mag-protect sa d6. Then, e6. Knight d6. Bishop takes d6. Bishop takes d6. Queen c8. So, then, h6, continue tayo kasi walang masyadong pyesa sa king side, so atakihin natin sa king side. Dapat mag-create tayo ng open lines dito. So g6, force move. Then g4. Then knight takes d4. So unexpected tong tira ni, hindi ko to na-expect tong tira ni PD Master, no? Sander. Akala ko kakainin niya yung pawn. So c2 d4, then queen c3, king f1, queen takes e1, then king g2, then queen c5. So ang idea ng queen c5 is para ma-regroup niya yung pyesa niya kasi yung queen may para maka-access sa king side. Queen d8 siya mamaya. So, knight g5 na tayo, preparing to open up the position. Then, queen d8. So, after queen d8, so, pasado tayo, dipinsahan natin ang knight. f4, then rook c8. So, after rook c8, g2 f5, ito na nga, no? Kailangan nating mag-create ng open lines.
Then, tinira niya is E2, F5. So, anong mangyari pag ito yung if G2 F5 ang kinapture niya? So, pag G2 E5, may ano tayo, no? May Queen H5 tayo. Then, force move siya. Mag-cover sa knight. Then, may ano tayo, no? Strong move tayo na knight H7 with checkmate to follow. No? After rook takes, then queen takes G6. Then, pa after rook F7, then queen G8 checkmate. No? So, yun ang idea. So, kaya ang tinira ni PD Master Sander is E2 F5. Then, may strong move tayo na E6, no? Yun na nga ang idea sa queen E2. So, after E6, then ang tinira niya is queen C6. No? So, balik muna natin. Anong mangyari pag kainin niya yung pawn? No? For example, kainin niya yung pawn sa E6. Then, may ano tayo? No? May kain na tayo sa knight. Then, hindi pwedeng king ang ikain dahil may knight fork dito. No? May knight fork. So, makuha yung queen. Ifrok naman ang ikain niya, may kain na tayo sa bishop mamaya, no? Dito. Then check, then after queen E7, then may kain tayo dito sa rook. So, ubos yung pisa niya, saka with a winning attack for white. So, yun ang mayari. No? So, kaya ang tinira niya after E6 is bishop C6. Then, after bishop C6, then queen E5. So, ang idea ng queen E5, may ang next move natin is ano na, no? May push na tayo. Saka may ano tayo dito sa rook, no? So, dito, resign si PD Master Sander. No. Ito after queen E5. And pero sa in the end guys, siya pa rin ang the champion, no? Kahit nga na natalo ko siya. So, yun lang po guys. Sa sunod ulit. Thank you for watching. God bless.